Hi friend! Hello! This is Madam Sean again. Hello! Kamusta kayong lahat dyan? I hope you have a wonderful new year! Happy new year sa ating lahat! For today's video, I want to show you all the products that I've been using for 2009. So, without further ado, I'm gonna show it to you on the next page. So, unahin muna natin ang body care. Bali, 2019, marami talaga akong na-discover. Ito yung recently favorite. Ito is from Bath and Body Works. Tawag dito is Aeromatherapy. Ito siya is love. Ayan, ang itsura niya. Ang kanyang, tawag dito, hindi ko alam ano ba, hindi mo siguro flavor. Jasmine and Sandalwood. Ayan. Bali, ito ang ginagawa. Kasi gusto ko yung amoy niya. And kailangan natin ng love sa ating buhay, syempre. So, ito siya yung ginagamit ko pag lumalabas ako. Then, pag gusto ko naman matulog, ito naman yung ginagamit. Ito siya yung sleep. May isang variant nito. Hindi, ito kasi yung lavender and cedarwood. Ayan siya. May isang variant nito pa hindi ko bet yung amoy. Mas maganda to siya. Mas, ewan ko, parang mas, ano siya, refreshing siya, ganun. Super love ko to silang dalawa. Sa hair care naman, OGX, ayan. Alam ko, meron dito sa Philippines. Ayan siya. Ito yung Brazilian Keratin Therapy Conditioner. Bali, hindi kasi ako lagi nagsashampoo. Bali, nagsashampoo lang ako paminsan twice in a month. Ganun, para lang matanggal yung oil sa scalp ko. Hindi naman kasi ganun ka-oily yung scalp ko. More on conditioner lang talaga. Para lang talaga sa buhok. Kasi yung buhok kasi talaga super dry. Itong dalawang skincare ko, as in holy grail ko talaga silang dalawa. Ito yung first. Yan yung Mario Badescu. Ito yung gustong-gusto ko na variant niya. Hindi ko masyado bet yung lavender pati yung isa pa. Nakalimutan kong yung color green. Mas gusto ko to siya kasi mas glowy siya sa face. Then, of course, yung Iwhite Korea for Moisturizer. Yan yung itsura niya. Kasi, paubos na siya. Tapos, gusto ko siya sulitin. Kaya, pinang yun naman itsura niya, di ba? Kalahati na ito naman. Then, sa lip care, dalawa lang yung gustong-gusto ko gamitin. Ito yung brand ng Australia, yung Pawpaw. Yan siya. Lalo na pag may sugat yung lips ko, ito the best talaga siya. Hindi ko pa na-try yung Laneige. Kasi yung Laneige, kasi hinahanap ko siya sa TJ Maxx. Wala pa siya. Eh, mahal talaga pag binili mo siya ng regular price. Then, yung BLK Snowdrop, yan siya. Tapos, hindi ko masyadong ginagamit talaga yung lip. Mas ginagamit ko yung Pawpaw. But, sa kanilang dalawa, ito na talaga yung ginagamit ko pang exfoliate ng lips. Kasi hindi siya harsh sa lips. I have very dry lips. Yan siya. Ayan. Super love ko to. O, ito siya super gentle. Kaya, I highly recommend it. So, puna na tayo sa ating favorite part, makeup. So, first is primer. Pangalawang tube ko na ito. Ito yung essence. Parang may shimmer siya. So, if you have dry skin, ma-enjoy nyo rin ito. If you have oily skin naman, pwede na siguro siya sa oily skin kasi hindi naman talaga siya nagpo-produce ng oil. Pero, meron siyang ano, yun mo, meron siyang parang shimmer sa kanya. Shimmer lang siya, tapos basta maganda. Tapos hindi siya nakakapag-accentuate ng pores. Kasi kalagay din dito is, meron ano siya, for pore minimizing effect. So, nabiblur din niya yung pores mo. Ganun siya, kaya gusto ko talaga ito. Gusto ko siya gamitin sa lahat ng mga foundation na bet ko. At saka mabango siya. I have large pores naman. Highly recommend this one. Ito, ginagamit ko din ito. Itong Nyx Pore Filler. Pores mo, natatakpan talaga niya. Matagal na to sa market, pero ngayon ko lang talaga siya, ko lang siya binili. Kasi may pagka-expensive kasi ito. Ay, nakita niyo na to sa previous video ko. Ito siya. Yan yung Tatcha na Silk Canvas. Ito yung primer. Maganda siya. Ito yung gamit ko ngayon na primer. Super ganda nito. Siguro pag naubos na to, bili siguro ako ng bago yung malaki na. Next, punta na tayo sa foundation. Start with the BB cream. Ito siya, of course, yung Missha. Nakita niyo na ito sa previous video ko. Super love ko ito. Malapit na ito maubos. Titipid ko na lang siya. Ang gusto ko dito, although sheer lang coverage siya, pero healthy glow talaga ang labas ng makeup mo pag yan ang gamit mo. Then, ito naman yung L'Oreal, yung pangalawa. Sawa na siguro kayo nito kasi lahat ata ng mga YouTubers bet ito kasi maganda naman kasi talaga. Kung lalabas lang ako, yung hindi ko naman kailangan mag-foundation, hindi ko kailangan mag-BB cream, ito yung ginagamit ko, yan, yung Belo. Tinted Sunscreen, ayan. Super ganda nito. Next, ito yung sabi ko sa inyo na recently ko lang siya na-purchase. Dito, pali parang 2-3 months ko lang ata ko siya, pero nagustuhan ko siya sobra.
ang ganda ng kanyang coverage. Actually, ito yung gamit ko ngayon. Ginamit ko rin siya nung pumunta ako ng Portland. Diba, winter, supposed to be dry. Ang skin mo, pero yung skin ko that time, glowy. Ito siya yan. Ito yung Smashbox. Studio Skin Full Coverage 24 Hours. Alam ko, na-review na to ni Tati, kaya siya sikat na sikat late ngayon. Agree ako kay Tati, super ganda siya. Tapos kung oily skin talaga, basta-basta mag-oil up dito, super ganda siya at maka super lightweight. Gustong-gusto ko siya, love na love ko siya as in. Nakita ko na yung the best foundation for me na full coverage. Next is concealer, pati yung mga creams na ginagamit ko. First concealer is this one. Ito yung Tarte. Ito, paubos na ito. Ito yung Tarte Shape Tape. Siya nag-crease sa akin kasi I have lines sa aking eyes. Hindi siya pumapasok dun sa lines na yun. Next, for contour naman, so para mas maganda yung pag-contour ng face mo, para lumiit talaga siya, ito yung lagi kong ginagamit lately. Ito siya. So, travel size din siya ulit. Ito yung Milk Contour Stick. Yan siya. Hindi ko pa na-try yung sa Careline. Siguro i-half and half ko silang dalawa. I-review natin. Ito siya pati yung sa Careline. Subukan natin sila kung sino mas maganda at sino mas perfect sa Filipina skin tone. Yun. Kasi ang skin tone ko is very Filipina. Ito siya. Favorite ko ito. Perfect talaga siya sa skin tone ko. Next is, ito siya. Ano, matagal na ito eh. Favorite nito siya, lalo ng mga makeup artist. Ito yung MAC Strobe. Malay, na-curious lang ako kasi nakita ko to sa Ulta, sa mga section doon na mga travel sizes. Nakita ko to siya, so na-curious ako kung maganda ba talaga siya. Kasi parang ito rin ata yung ginagamit ng mga Koreans kung gusto nila ng extra, extra dewy talaga yung kanilang face. So, tinay ko siya, maganda siya lang sa mga highest point ng inyong face. Dito sa may chin area, sa nose, ganun. So, sa kilay din, pwede din sa may baba. Next, sa powder naman, I have 3 powders here na ginagamit ko talaga siya. Ginagamit ko pang set ng under eye ko is yung Coty Airspun. Tab nun, binigay ko na sa friend ko kasi meron akong gusto i-try. So, ito yung gusto ko i-try. Ito binili ko pa sa Pilipinas, itong Pans BB. Parang katulad siya nung pants nung unang panahon. Hindi ko katandaan na lang kasi unang panahon. Maganda siya pang set ng under eye. Very fine ang kanyang powder. Ano na to siya? Alternative siya ng Nichido final powder. Next is, kung powder foundation naman, ito ginagamit ko siya all over my face. Kung ito yung pants, pang set lang ng under eye, ito naman yung ginagamit ko all over the face. Ito yung una, yung Vice Cosmetics. I am in the shade Moreyna. So maliban kay Vice, meron ito recently purchase ko lang din ito. Kasi dati yung sumikat ito, hindi ko siya pinili kasi parang namahalan ako sa kanya. Nasa mga, hindi ko alam, sa mga $17 o $15 siya. Hindi ako sure. Nakalimutan ko na magkano. Pero yun, parang meron ako napanood. Sige nga, ito ay ko nga siya. So, maganda pala talaga siya. As in, hindi siya matte. Hindi siya completely matte. Powder siya, pero nag-add pa rin siya ng dewiness. Sa, parang hindi ko siya ma-explain. Ganun. Siya yung Aquasurance sa J.Cat. Alam ko, favorite din din ni Kathleen Knight. 5 ml din yung kanyang powder. Basta, lalo na maganda siya pang set. Ewan ko lang kung maganda din ito siya lang mag-isa. Next, yun naman, dito naman tayo sa powder blush, powder contour, and powder highlight. Okay. So, ang unang favorite ko, dati diba sabi ko yung L'Oreal bronzer, pero parang lately kasi parang hindi ko masyado pet mag-bronzer. Meron yung time na parang nangitim ako, kasi diba malapit ako ng dagat na katira. Parang hindi ko siya bed kasi parang itim ko na mag-bronzer pa ako. Itim na ako lalo. Ganun na yung labas. Pangit na siya. This one, isang product na parang lang talaga ma-shape yung face ko. This is the product that I've been using lately. Ito yung Vice Cosmetics. Yung Aura Contour in the shade Confeerm. Unahin ko itong highlight. Bali, marami na rin akong highlight na na-try. Pero ito yung mas gusto ko. Ito yung parang basa lang yung face mo. Yun lang yung labas niya. And ito yung Colourpop. Diba ang dumi-dumi na? Kasi lagi ko talaga siya ginagamit. In the shade Lunch Money. Diba? Ang ganda niya. Tapos pag iniblend mo siya, parang talaga siyang basa. Ewan ko ito yung favorite ng iba. Pero ito yung, ito talaga ang act. Ito yung nasa face ko ngayon. Yan. Favorite ko talaga ito. Ang ganda nito. Next is blush. Ito, ang hirap mamili. Sobrang dami kong gustong blush.
Sa bagay, ito naman kasi talaga yung ginagamit ko for 2019. First is this one, ayan, and wild na color icon in the shade Mellow Wine. Perfect peach siya sa akin. Ito siya, perfect talaga to siya kahit morena ka. Maganda to. Kung gusto mo naman ng high-end, ito yung Becca. Ito yung favorite shade ko talaga. Ito, Hyacinth. Super love ko din ito. Very ano ito, very pigmented. Nakita niyo rin to sa ano ko sa previous video ko. Ayan siya. Fuchsia ba tawag dyan? Maganda ito, maganda po siya. Ayan siya pag nakaspread. Ayan, gusto mo, huwag mo na siya masyadong damihan kasi super talaga siya. Ayan, namatay po ang ating camera, no? Anyway, asa na ba ako? Basta ito siya, huwag mo masyado siyang damihan kasi putok na putok talaga yung cheeks mo kung gano'n. Para ka na sinuntok mo kung gano'n. And last but not the least, syempre, hindi mawawala si Caroline. Hindi ko siya mawala sa ano ko kasi ito yung ginagamit ko nung nagsastart pa lang ako matutong mag-makeup. Favorite ko talaga siya. Mura lang kasi ito dati. Nasa 90 pesos lang ito dati. Kasi ito lang yung ma-afford ko talaga nung bata pa ako. Ito siya yung ano, Fresh Tomato. Hindi ako makahanap ng dupe nito. Hindi ko alam. Meron siguro pero hindi ko lang siya mapansin kasi parang Caroline siya. Parang ito na yung favorite ko talaga. Hindi ko alam kung katulad ba sila nito. Katulad ba? Siguro, no? Hindi siya mamaya. Nostalgic ko sa akin eh. Hindi nga. Peachy siya eh. Peachy. So, punta na tayo sa ating eyes. Siyempre, hindi talaga mawala din ang eyes kahit hindi ko talaga siya ganun ginagawa. Pero, pag meron naman akong gustong gawin eye makeup, ito yung usually takbuhan ko. And of course, syempre, kilay is life. You cannot do your best makeup without your kilay. So, kung everyday lang yung ano ko, yung lakad ko, this is what I use on my eyebrow. Ito yung NYX Micro Brow Pencil. Ito siya. Very manipis lang ito. You can mimic the your hair-like stroke. Yan siya. Super ganda nito. Maganda to siya for everyday. At saka, meron din siyang spoolie. Perfect for traveling. Siya yung ride or die ko talaga siya na pang eyebrow. Kasi konting ganyan mo lang. May kilay ka na sa MAC. Ayan. Parang micro brow din siya. Kasi manipis. You can mimic the hair-like stroke ng inyong brows. So, kung gusto ko naman yung matagpang matagal at naging eyebrow, kung lakad ko as in 12 hours, nagalaan, ganun, or ito siya yung ginagamit. Ito yung Gimme Brown. Ang gusto ko lang sa kanya talaga, pinaka gusto ko talaga dito is yung kanya applicator. Kasi napakalit ng applicator. Ayan o. Next is eyeshadow. Ito pinag-isipan ko totang maayos kasi I don't do eyeshadow. Pero pag meron akong gustong gawing eyeshadow, ano ba yung lagi kong ginagamit? O anong bit-bit ko lagi? I decided this is the one. Yung Huda Beauty na eyeshadow obsession, yung ito siya kulay topaz. Ito yung what I like about this one is kasi meron siyang neutral at sa warm tones, mga ganun. Ayan. May cool tone siya, may shimmery, may white. That's perfect for autumn. And autumn is my favorite season of the year. But my number one favorite season of the year is summer, of course. But like the color. So yung gamit ko sa eyes ko ngayon. Yan ko sa eyes ko yun. Ito, life-changing. Life-changing siya sa akin kasi I really don't do eyeliner. Hindi ako marunong mag-wing eyeliner. As in, kung merong mang part ng makeup na mahina talaga ako, this is it. Tight line, walang problema. Pero eyeliner talaga, hirap talaga ako. Sira talaga ang makeup ko pag nag-eyeliner ako. Pero this one is game-changing. Bago ko lang to siya na-discover, hindi naman ako na binili ko siya. Kasi pinag-isipan ko siya ng maayos kung bilhin ko ba siya o hindi. Kasi $20 siya. $20 is $1,000. Ganun siya kamahal. Tapos lapis lang. Pero worth it siya. So this is the one. Yung Tarte. Ayan yung tsura niya. Sex Killer. Pencil siya. Color black. Naghanap nga ako ng color brown kung meron ba silang color brown for this one. At saka meron na siyang smudger sa dulo. Ayan. Bani, ginagamit ko na siya. Ganyan-ganyan lang konti. Tapos spread-spread lang ng konti. Ganda na ng eyeshadow. Ganun ko siya kagusto. Tapos ngayon, na-enjoy ko yung eye makeup because of this thing. Punta na tayo sa lipstick. Yung inaantay ng iba, lang na ng mga friends ko. Yung hindi mo na makita dito sa US. Wala pa ito sa US market eh.
Ewan ko lang kung meron ba silang international shipping. Pero I don't think so kasi wala pa rin na ito sa Davao. Eh. This is the first one. Ito yung skin potion. Multi-purpose pa siya. Ang ganda nito sa lips. Hindi pa siya drying. Tapos mabango. Bango. Para siyang candy. Highly recommended. Kung wala man to sa, syempre sa Davao, wala, alam ko wala pa to sa talaga sa Davao store eh. Wala pa silang store sa Davao, sorry. Ito siya, available na siya nationwide dito sa US and sa Philippines as well. Kasi nakikita ko siya na may review na to ng mga YouTubers. This is the Maybelline Color Stay in Crayon. Ito sila. I only bought two shades. Ito yung parang brown. Ang gusto ko sa kanila kumpara dun sa liquid, ito siya hindi siya drying. And this one is lighter. Nandito yung shade. Ito siya, number 20, Enjoy the View. And this one is number 5, Live on the Edge. Ayun. Ito siya yung Live on the Edge. Ito yung Enjoy the View. And then, ito siya, available na rin siya sa US. Kasi meron rin silang mga international shipping. Tapos meron din to siya sa Philippines, of course. First, lip tint. Ito yung pinakauna. Favorite ko to siya. Yun lang problema ito. Mabilis lang siya matanggal. Pero maganda siya sa lips. Ito yung sa Sunny Space. This is my favorite shade po. Yun lang, mabilis lang kasi talaga siya mabura. Kulay. And then, dito na sa bullet lipstick. First is this one, yung Sunny Space Milkshade. Yan siya. Peachy siya sa akin. And last but not the least, lipstick na favorite ko is this one. BLK. Universal line nila. Super ganda nito. This is in the shade Caramel. Final na talaga ito. Ito, malapit na tayo matapos. Of course, we have to set the makeup. Lahat ng makeup natin, kailangan natin siya iset para hindi siya mumukhang powdery, hindi siya mag-cake, matagal siya mahula. So, ito lang yung dalawang favorite ko na ginagamit ko talaga pang set ng face. Marami na akong na-try, marami na ako, ilang beses na ako naubusan ng setting spray, pero kanina pa yung ako bumapalit. Super good. Love ko kasi talaga itong dalawang to. Siyempre, yung pinakauna, yung Morphe. Hindi ko alam kung paano ko siya explain. Pero love na love ko talaga ito. Hindi ko na alam kung makakahanap ba ako ng katulad niya. And then, last but not the least, this is the classic. Favorite ko siya kasi mayroon siyang travel size. Ganun ko siya favorite. Kasi, hindi ko naman kailangan bumili ng malaki. Hindi naman kasi ako everyday nagme-makeup. Pero when I do, I'll travel with this one. Ito yung MAC, Prep and Prime. Yan, pangalawang bote ko na ito. So, yun lang, friends. Aking mga the best of the best ng 2019. I hope you like my video. Alam ko mahaba siya. I'm so sorry. New Year's resolution. Ang New Year's resolution ko is stop buying makeup. Kasi parang yun yung guilty pleasure ko eh. Every time I get stressed out, I buy makeup. So parang ngayon, promise ko sa sarili ko, I won't buy a lot of makeup. Hindi mo kasi marami pang nakastock up ng makeup. Hindi ko pa sila nagawa ng review, hindi ko pa sila nagawa. Dami ko na sinasabi. Alam ko, bored na kayo. Pasensya na. So yun lang guys. Thank you for watching. I'll see you on my next video. Bye! Happy New Year!